evening, everyone. Pakibati po ang ating mga katabi. Magandang umaga sa bawat isa. Magandang umaga po sa ating mga manunood dyan po sa FB Live. Maraming salamat po for being with us this morning and sharing this beautiful day with us. And today po, I'll begin with the main thought of today na sa buhay po kailangan po nating mamili. So today po, we will choose if we will go with fear or faith. Fear or faith. Kasi po hindi po pwedeng magkasama po ang fear at faith sa iisang puso. Fear and joy cannot go together in one heart. No? Fear and peace cannot coexist sa ating puso. No? Hindi po sila pwedeng magsabay. Kaya po kahit ho, hindi ko po sinasabi na ang faith ay wala kang fear. Ang faith ho, natatakot ka, pero you have the courage to still follow what you're supposed to do. Kaya today po, babalikan ho natin na ang pananampalataya po ay kailangan ho natin upang makapaglakbay po tayo kasama ang Diyos. We will never ever get to know God without faith. We will never ever get to experience who God is without faith. No? Ang faith pa naman ho, yung tipong tinatawag ka ng Diyos para gawin ang isang bagay o sumunod sa Kanya sa mga direksyon na hindi mo alam. No? Hindi mo nakikita lahat. No, kaya ang nakikita mo lamang yung immediate ho na nasa harapan mo. Wala hong assurance na after 1 year or 2 years, ganito ang mangyayari. Ang assurance mo lang ay sasamahan ka ng Diyos. Kaya mamimili ka eh. Sasama ka ba sa Diyos kahit hindi mo alam saan ka pupunta? Kasi ang importante sa'yo, basta nandoon ang Panginoon, the direction is not the issue. I just want to be where God is. No? Yun ho ba ang ating puso? Kasi ho, minsan ho, no, nananalangin tayo because we want to benefit. We want to get what we want. We want to receive what we have been desiring. But the heart that is being answered by God, yung panalangin ho na ina-answer ng Panginoon, ay yung puso po na Panginoon. Tama ho yung awit natin. Sasama po kami. Kahit saan yan, sasama po kami. Meron ho ba tayong tapang na maglakbay ng ganoon? Kasi kahit ano pong memorize natin ang Bible, kahit ano po lang sunod ho natin sa, sinasabi ho natin, hindi naman ako nagnanakaw, nagta-tithes and offering naman ako, nagbibigay naman ako sa mga pulubi, tapos hindi naman ako nagsisinungaling, mabuting bata ako. No? Tingnan mo nga ang katabi mo kung mabuting tao yan. No? Naku po, no? Mukhang mandurugas ba? Diba ho? Pwede, gawin mo na lahat ng pagpapakabait, pero hindi mo masusumpungan ng gusto ang Diyos kung hindi ka lalakad sa tubig. Kaya importante po ang mga unos, importante po ang malalaking alon, importante po ang challenges, mga problema sa buhay, kasi po, doon mo makikita ang Panginoon na, oh my God, He's so powerful, He can walk on the water. At doon mo madidiskubre nakakalakad ka rin pala sa tubig. Hindi mo yan madidiskubre kung doon ka lang sa comfort zone mo. No? Kung doon ka lang sa shore, hindi mo yan madidiskubre. Hindi mo makikita kung ano yung plano ng Panginoon, ang napakagandang beyond your imagination. The God who can do immeasurably above all that we could ever ask or think. Hindi mo makikita ang mga yan kung hindi ka magle-let go ng mga security mo, no? Kung walang mga severance ng mga kung ano-anong bagay dyan na pumipigil sa iyo, kung hindi mo lalakarin kahit na hindi mo naintindihan, hindi mo nakikita, kahit kinakabahan ka, kahit hindi ka makatulog sa takot, pag hindi mo ginawa yun, wala kang makikita. Ang buhay mo ay, yan, existence lang. Pero doon sa atin, na nais nating maglakbay, gusto nating makita ang mukha ng Panginoon, Lord, I want to journey with you. Kaya ho ang iglesyang ito, buhay na buhay pa rin. 40 years na ho tayo.
Pero alive pa rin ang bawat isa. Alive pa rin. So fresh. It's just like it started yesterday. No? Sobrang buhay. Kaya tingnan nyo ang mga katabi nyo. Kung mukha ba siyang buhay. Yan. Tanungin mo, buhay ka ba? O bangkay ka na? Yan, mukha bang zombie? Hindi naman. No? Kasi ho, no? Buhay na buhay, bakit? Kasi ang bumubuhay sa'yo, what keeps you fresh are the dreams of God, the fire of God, the freshness of the flow of His Spirit. Kaya alam nyo ho, na, nung pinagmumuni-munihan ko ang lakbayin ho natin, naalala ko po yung mga kinukwento ho sa atin ho nila BLC, na sabi ho niya na hindi naman niya naisip na ang bread of life ay magiging, eto, bread of life, na kung ano siya ngayon. At sa 40 years, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang hurdles, ang dami niyang na-bless na mga tao. Grabe ho, ang dami niyang napagpalang mga tao, hindi lang dito, kundi ibang bansa. Who knows how far and wide is the breadth of the influence of this church. Hindi ho niya naisip yun. Sabi ko, grabe ano, ang ginawa niya lang ay may naramdaman siyang panawagan sa Diyos, sinunod niya, no? Kahit na pwede naman siyang pumunta ho at magtrabaho ho kung ano man po yung nasa business po kasi siya dati, no? So pwede siyang sa business, pwede siyang yumaman doon, pero may nararamdaman po siya. So sinunod niya 'yon, at kung ano yung mga pangangailangan ngayon sa harapan niya, 'yun ang ginawa niya. Kaya chill ka lang, no? Kung ano yung nasa harap mo, yan lang muna. Tingnan mo, sino yung kaharap mo. Yan lang muna, no? Makontento ka sa pagbumukha niyan, no? So, no, yung kung ano yung pangangailangan ngayon, yun lang, no? At ang naalala kong sinabi niya ay ang pangangailangan na tulungan po yung mga nasa squatters area, i-share ho ang salita ng Diyos. Higit pa po sa pag-share ng salita ng Diyos, may ali pa siyang hinilot ho yung paa, yung lola, hinilot niya yung paa kasi masakit, hindi makalakad. Tapos may mga maton doon na kinaibigan po niya. Tapos ho, yung pagkatapos noon, may mga sa preso ho, no, pumunta ho siya doon, nagbunga ho. Kung naalala niyo si Brother Joe Balais, no? Yung one step at a time. No, yung nakikinig ka sa bawat araw, saan ka ba dinadala ng Panginoon ngayon? Saan ba ang flow ng Espiritu niya? Kasi there's no, alam niyo ho yun, there's no greater joy for a child of God than the presence of God. Kasi kahit anong naabot mo, kahit saan ka pumunta, anong laki ng pera mo, yung influence mo, kung ano yung naabot mo sa buhay, kung wala ang Panginoon doon. No? Dito ka kung saan nandoon ang Panginoon. No? So, yun po, tapos tinulungan niya po yung mga kababaihan na may mga problema o mga babae inaabuso. So, tinulungan din po niya yun. So, may mga nagre-request na mag-share tayo ng salita ng Diyos, manalangin tayo together. So, pinagsilbihan niya rin. And sinasabi niya nga lagi sa amin, nakabakya pa daw siya at nag-gigitara. Alam niyo ho yun, hindi ko ma-imagine si BLC na nakabakya. Ano? Na-imagine niyo ba? No? Pero imagine niyo, ganun, nagsimula. Isang tao sumunod ho sa sinasabi ng Panginoon, sa nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. And then, the rest is history. Hindi na natin matrace paano yung influence ng Espiritu ng Diyos sa mga tao dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Naging blessing ho ang iglesia. Grabe ho, ano. Tapos, every year, binibigyan tayo ng pangitain ng Panginoon, nire-refresh. Tapos ngayon, no, kausap ko nga ho yung mga movers nating mga bata nung Friday. Grabe ho, no? Nakakatuwa kasi ang babata ho nila, biglang hindi ko matandaan yung mga pangalan nila. Ang natatandaan ko yung mga edad nila. Uy, ikaw, 12 years old, anong masasabi mo? Ganun na ho eh, kasi 12 years old, 13 years old, 14, 15. And
ang pinakamatanda na sa kanila doon, 20s lang or 30. Sobrang babata ho na naglilingkod sa Panginoon. And then tinatanong ko sila, di ba meron kang, pwede ka namang pumunta sa ibang lugar ngayon, bakit nandito ka? Bakit baliw ka? Ako. No? Bakit ganyan kayo, nandito kayo? Ano ba ang nakikita niyo sa church? Ang mga sagot po nila, this is home for me, coach. Tahanan ko to. Magulo, magulo sa labas, ang dami kong stress, pero pagdating ko dito, nagme-melt lahat ng pagod at stress. Tapos, ano, yung nakaka-encourage yung bawat isa. Tapos, yung iba po sa kanila, umiiyak ho, sabi sa akin na, dito ko po natutunan sa grupong ito, yung magpasensya sa ibang tao, makipag-relate. Kasi dati, sarili ko lang iniisip ko eh. Grabe ho, ano? Mga bata ho to. Natuto akong makitungo, nag-improve ako sa relationship na ang relationships mo pala sa tao ay hindi mo basta-basta itatapon. Dapat nininurture mo siya. Kung nag-aaway man kayo, babalikan mo yung magagandang yung pinagsamahan. Imagine nyo, bata yan, na experience nila yung ganoon. Yung isa naman, selfish ako, coach. Wala akong iniintindi kundi sarili ko. Pero pagdating dito, natututo akong intindihin yung iba. Grabe ho, alam nyo, nakikinig ho ako sa kanila, bless na bless ho ako. Nakalimutan ko na ako pala yung magtuturo. Sabi ko, amen, amen, bless ako. Grabe ho yung sabi ko, ito yung nangyayari sa ating iglesia. No? Yung mga kabataan ho ay unti-unti nating napapasahan ng pagmamahal sa iba. No? Kaya alam nyo ho, so naalala ko ho yun, bumalik ho yung memory yun na yung mga pangyayari ho noon sa panahon ni Honey BLC, tapos pumalat na Singapore sa iba't ibang dako ng mundo, Brunei, saan-saan ho. Tapos ho, ayun po, dumaan ho yung panahon ho nila. And tinong sinisimulan ho ang Singapore na grabe ho yung mga tao doon, ang hirap hong imbitahin, pero ngayon, nagdagsaan ho sila hanggang yung mga ating friends doon, yung ating domestic helpers na natulungan ho natin na meron ho tayong naging school dati ho ng mga vocational skills. Ito iba sa kanila, umuwi na, tapos nagamit ho nila sa kanila pong businesses, ang kanila pong natutunan. So alam niyo ho, yun sanga-sanga, hindi mo na matrace. It just started with a person that had faith to say yes to God, even though he did not see what was coming. Kaya ho yun ang imbitasyon ng Diyos sa bawat isa sa atin this morning. At imbitasyon ng Diyos sa iglesyang ito na magpatuloy, na lumakad sa faith. Kaya minsan, hindi binibigay ng Diyos yung mga karangyaang gusto mo, security na gusto mo, pinagpe-pray mo, kasi bibitaw ka eh. Hindi ka nalalakad sa tubig eh, may iba kang dadaanan eh. So walang milagro. Kaya salamat sa mga alon, para makakita tayo ng milagro. Yan ang panawagan ng bawat isa sa atin. Pakilala natin ang Diyos. God is calling you. Halika anak, mag-journey tayo. Gusto kong ipakilala ang sarili ko sa iyo. Gusto kong makita mo ang kakayanan ko na mahalin ka, na itaguyod ka, yakapin ka, palakasin ka, isustain ka, sumama ka, huwag kang matakot. Yun ang panawagan ng Diyos. Kasi I don't care how many Bible verses we memorize. If we don't do that, then we're not walking with God. Be brave enough, be courageous to say yes to God para makakita ka ng milagro. Isang buhay lang to eh. Sasayangin pa po natin sa boring na buhay na wala kang nakikita kundi, okay, no? Yan, ganyan, yan, okay, no? Pwede naman. No? Sabi nga, walang basagan ng trip. Sabi mo sa katabi mo, pwede naman, walang basagan ng trip. Yan. Pwede naman, walang basagan ng trip, pero wala kang makikita. Wala kang makikita, hindi mo makikilala ang Diyos.
Kaya naalala ko tuloy, nung pinagmumuni-munihan kong mga bagay na ito, yung call ni Abraham. Grabe, o kaya po pala siya father of faith. Kasi tinawag siya ng Diyos ng mga panahon na wala pang Bible. Buti ka nga ngayon, may Bible ka. Kung ano-ano pang version yan. Kung di mo masyadong maintindihan ng NLT, okay, sa NCV, kaya ako, ay, the message na lang, arte, ano? No? Dami mo na. Tapos, ay, hindi ko pa rin maintindihan, hindi pa rin ako nabibless. No? Ang arte, no? Ganyan ho tayo ngayon. Sobrang, oh, di ba? Sige, scroll nga sa YouTube. Gusto ko tong preaching na to. Ay, ayoko sa kanya. Okay, sige, another pastor. Okay. Ganyan, ay, wag na lang, di ko na naman type siya. Ito na lang. No? Ganun ho, kadami yung resources. Tapos, no? Kung kailangan mo ng kapayapaan, punta ka sa prayer mountain, mag-pray ka doon. Si Abraham ho, wala ho siyang, tapos nung panahon na yun, wala pang monotheism, maraming Diyos-Diyos na sinasamba ang kanyang kultura. Yun, doon siya ipinanganak. Kaya siya tinawag ng Diyos palabas doon. Kasi hindi niya makikilala ang Diyos isa, makampangyarihan sa lahat, ang Diyos na Emmanuel, kung mananatili siya doon. Eh bakit siya aalis doon daw? Kasi baliw si Abraham, parang ikaw. Baliw ka din. Tingnan mo yung katabi mo, baliw ka. Sumunod ka kay Jesus, baliw. Yan. Di ba parang baliw si Abraham? Bakit ka aalis sa Ur? Alam niyo ho, noong mga panahong yun, di ba? Uso na sa Ur, yung ano, anong tawag dito? Yung mga CR na may flush, tapos yung meron na sila, ang ganda na ng plumbing system nila, bustling metropolis, meron na silang mga breweries. So, ibig sabihin, as in, parang mega city na siya during that time. Sa panahon ni Abraham, eh, sabi ko nga, mas advanced pa yata yun sa ibang mga dako ng Pilipinas, di ba? Ang ibang dako ng Pilipinas dito, di ba? Yung iba nating mga kababayan, Dibuhos, no, yung CR, De Anod. Dibuhos, De Anod. Di ba? Kasi walang palikuran. Hindi marunong gumamit ng palikuran o mag-ayos ng mga bagay na yan. So, you can just imagine, no, how advanced this society was. And, syempre, kalakip doon yung paano sila sumamba. Tapos, alam niyo ho ba, pag iniwan ni Abraham yun, ibig sabihin, yung secured niya na future na pinapamana sa kanya ng mga magulang niya, na sa kanya na yung mga ari-arian, iiwanan niya rin yun. Iiwanan niya yung mga kaibigan niya, iiwanan niya yung mga connection niya, iiwanan niya yung mga business partners niya, iiwanan niya lahat. Basta may narinig siya, imagine that, wala siyang Bible na binabasa, pero narinig, ewan ko paano siya kinausap ng Diyos, basta alam niya. Diba kayo, kinakausap kayo ng Diyos, malay ko ba kung paano? Diba po, minsan, iba-iba eh. That's the beauty of it. Meron akong kilala na talagang punong-puno ho ng pighati ang kanyang puso. Tapos ho, dumadaan siya sa EDSA. Tapos, pagtingin niya sa billboard, God loves you. Naks, humagulgul siya. No? Well, ako po, that's God talking to that person. Tumagos eh. Yung ako po, minsan, naglilinis po ako, parang, I feel like I need to pray for somebody. So, follow it, no? Espiritu yan ang Diyos na kinakausap ka. So, si Abraham ho, kinausap siya ng Panginoon. So, he left everything that he called security. Everything that would ensure that he had a beautiful future. He had a secured future. That he won't have to worry. God asked him to leave all those things behind. Why? Because God wanted to introduce himself to him. God wanted to use him. Kaya ito po, basahin po natin sa Genesis 12, but I'm sorry, wala po dyan, but I can read it to you. Genesis 12, the call of Abram. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you.
I will make of you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Yun ang pangako sa kanya. I will bless those who bless you and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. So Abram went, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. Alam niyo, dati, binabasa ko to, na-imagine ko, si Abraham, si Sarai, at si Lot, silang tatlo lang naglalakad sa disyerto. Kasi nga, siyempre pagbata ka, yun ang na-imagine mo. Pero pag inaral mo to, halos buong barangay ho, ang laki ng kasama ho ni Abraham. Madali ho, maghirap kapag wala ka pang anak, no? Kayo pang dalawang mag-asawa o single ka, di ba mga single dito? Pagprito ka lang ng itlog, tapos na, no? Pero pag meron ka ng mga anak, meron kang household, wow! Medyo challenging na ang galawan. So ito buong barangay, hindi lang sa pakakainin niya ang mga ito, isusustain niya, bukod doon, puproteksyonan niya sa mga bandido. That's so challenging. Kakaiba yung journey na yon. But he said yes anyway. He said yes anyway kasi hindi ka matatahimik eh. And I'm sure hindi siya matatahimik kung hindi siya nag-say yes. Kaya nga tayo dito sa Bread, kahit hirap po tayo, we say yes to God. We walk with God. Kasi, no, hindi tayo matatahimik. At mawawala ho yung edge ng church. Mawawala yung alat ng asin. Diba ho? Pag hindi ho tayo lumakad sa tubig. So, kaya ho tayo XLV. Extra large vision. Ano bang nakikita natin? Higit pa dyan ang nakikita ng Diyos. The God who can do immeasurably above all that we can ever ask or think. That is what He is asking from us. Faith. No? Kaya si Abram, he took his wife Sarai and his brother's son Lot and all the possessions that they had gathered and the persons whom they had acquired in Haran, and they set forth to go to the land of Canaan. When they had come to the land of Canaan, Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. And the rest is history. Kaya meron hong time doon na si Abraham 13 years na hong hindi niya naririnig ang boses ng Panginoon. Naghihintay lang siya sa kawalan. Imagine mo maghihintay ka sa disyerto. Diba tinawag mo ako? So I went. Tapos nandito ako sa disyerto. Bakit wala kang direction? Bakit ako naghihintay? Kaya nga ang faith, may suffering. No? Kasi iniisip po natin, pag sumunod ako sa Diyos, garantisado, wala nang suffering. Kabaliktaran. Kasi sa pain, sa challenges, sa waiting, sa suffering, sa lack, doon mo siya makikita. There's no other way. Balibaliktarin mo man ang Biblia, ganun lahat ang kwento. Lahat ng taong ginamit ng Diyos, lahat ng taong nakakilala sa Kanya, may pinagdaanan na apoy. Kaya sila nakalakad sa tubig. Kaya, wala tayong makikita kung hindi tayo papalaot. Kaya ito ang challenge sa bawat isa. Fear or faith? Mamili ho tayo. No? Gusto ba natin na garantisado? No? Gamot ay laging bago. Ay, hindi ho yan. No? Garantisado na ito, ganito. No? Ako po, I've lived in Australia for more than a decade and grabe ho, talagang ang Western culture ho, first world country, talagang dapat nakalatag lahat. Walang by faith. Kailangan nakalatag na at maganda naman dahil may sistema, blah, blah, blah. Pero alam nyo yun, it's so challenging. Kasi ho na, kukuha ho ng mga Christians, kaya sabi ko doon sa kanila, this kind of life is so empty. Kasi ho, maraming Pilipino doon, gusto nilang maging citizen. Tapos every week, maglo-long drive sila pagkatapos po ng mga kanila pong mga trabaho. Long drive. Okay, long drive dito, long drive doon. Tapos kasi hindi mo na experience yung magandang daan, long drive. Dito, ang long drive mo, no, dati, di ba?
Ngayon, magaganda naman din ang ating mga highways. Pero, alam mo yun, madaling maubos yung pupuntahan natin dito. Doon kasi parang ang daming pupuntahan. So, long drive, tapos yung ang daming masasarap na pagkain, as in, abundance, no? Steak every day. May, alam nyo ho ba, for about a year yata pagdating ko dito, ayoko makakita ng beef. No? Ayoko talaga. Sila gustong-gusto ni kumain ng steak. Sa inyo na yan. Gusto kong kumain ng baboy. Baboy. No? Kasi masarap naman ang baboy ng Pilipinas. Lalo na yung baboy ho sa Prayer Mountain. Sarap po. Huh? May baboy pala sa Prayer Mountain, sabi nyo. Oo, dahil nagpe-pray ho sila. Kaya masarap ho sila pag kinatay. Yung mga baboy ho na inalagaan nila, Coach Charlie, nagkakatay ho sila, nagbebenta ho sila. Ewan ko anong salamangkang ginagawa ni Kuya Charlie, masarap po siya. No? Pitch na yan. Kuya Charlie, may discount ako ah. Tapos oh, joke lang. So, ganun ho, every week ho yun. Pupunta sila, papasyal ng ganyan. Kaya may isa doon na kakilala nung ating member, sabi niya, ang sabi daw sa kanya, napagod na ako, naubos na yung pasyalan. Wala na siyang mapasyalan. Tapos, ubos na yun. Empty. Bakit? Because we're not wired to do that. To always think about ourselves. Kaya ngayon yung kay David Brooks, di ba? Yung the second mountain. Mapapagod ka sa sarap. Grabe, ano? Coach, sana all. Napapagod sa sarap. Napapagod ako, pero hindi sa sarap. Napapagod ako sa hirap, no? Pero sa totoo lang, nakakapagod din ho ang sarap. Kitang-kita mo yung pagmumukha ho nila doon, kalulungkot. Meron pa silang grupo ng mga kalalakihan na gustong magpakamatay. Kaya gumawa na ho ang gobyerno ng isang organization to keep them from killing themselves. These are men. Dito yung katabi mo, hindi yan magpapakamatay. Papatay yan. Kaya mag-ingat ka dyan. Kumbaga ho, grabe ho, ano, human beings, we are very mysterious. Kaya alam talaga ng Diyos kung sino tayo, ano tayo. Kaya we have to trust Him in every journey, in every phase of our lives that He brings us to or He allows in our lives. Kasi ho, ganun ho eh, ayaw ho ng Diyos, mapariwara ho tayo. Kaya si Abraham, tinawag, umalis ka dyan. Magdadanas ka ng hirap. Magsisinungaling ka, magpukuhan ka, ano-anong gagawin mo. Pero, in the end, you will know me. Na-receive ba ni Abraham during his lifetime? No. Imagine mo, sabi sa kanya ng Panginoon, ang magiging supling mo, Abraham, bilangin mo nga yung buhangin. Yan, ganyan kadami. Bilangin mo nga yung mga bituin sa langit. Bilang naman si Abraham. Parang nakakalito, Lord. Diba? Subukan yung bilangin. Hindi, diba? Malilito ka. Sa dami. Ganyan kadami ang ibibigay kong anak sa'yo. Oh, ang weird ni Lord, no? Tapos isang araw, isakripisyo mo yung nag-iisa mong anak, Abraham. Diba? Nakakalito. Si Abraham naman, hindi siya nalito. Sa sakripisyo nga niya talaga. Bakit? By that time, his faith is strong. Tapos ho, namatay siya, kumbaga kung tayo yun, pambihirang buhay naman to Lord, matitigok na ako. Nasaan ba yung as many as the sands of the sea and as many as the stars of the sky? Iisang pirangot lang itong nakikita ko sa harapan ko. But he did not say that because Hebrews tells us that His eyes were on the city that cannot be destroyed. The city that God made Himself. Kaya hindi pa tapos sa buhay na to. Alam niyo ho yun, yung tayo ho itinatawag ng Diyos na magkaroon ng faith sa Kanya, it will solve a lot of problems, sa totoo lang.
Because when you choose faith over fear, magkakaroon ka ng kapayapaan. Okay po ba yun? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Kasi ho, ang fear, maraming hong beses, natataranta ka kasi, marami ka, dahil sa fear, natataranta ka, nagbe-minimize ka, so mali-mali yung mga desisyon mo. Papasok ka sa ganitong racket, trabaho yan, kasi takot kang magutom, no? Lalo ng pamilya mo, maghirap, takot na takot ka. So based on your fear, you decide on these things. And then it destroys you. Then, takot na takot kang mag-isa, pag tumanda ka, so, maghanap ka ng jowa, kahit sinong jowa dyan. No? Kahit mukhang demonyo. O sige, o demonya. Sige na lang, kasi mag-iisa ako, natatakot ako mag-isa. So based on your fear, ang mga decision mo, hindi faith, na hindi, aayusin ko tong trabaho ko, maliit man ang sweldo ngayon, pero magpupunyagi ako, mag-iipon ako, ayusin ko to. Kesa sa shady business ako. Ito, kahit wala akong demonyo at demonya, relationship, isusustain ako ng Panginoon. God will provide my needs along the way. If you and I begin to walk that way, doon mo makikita ang milagro ng Panginoon, paano siya mag-provide. Diba po? Alam ko marami ho sa atin nakaranas na yan eh. Alam nyo, naalala ko tuloy nung nakikita ko yung mga bata noong Friday. Nung kasi simula ko lang sa ministry, si UT ho ako. Hindi ko ito masyadong sinishare kasi ayokong nami-misinterpret. Sa Baguio ho yung aking first ho na exposure ho sa ministry. And I was asked to handle the youth ministry. So, pag CUT ka, no, sukatan din yun ng, tinawag ka ba ng Panginoon? Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, pakainin ka niya. Pag nakita ka na lang namin na nakabulagta ka at patay ka na, ibig sabihin hindi ka tinawag ng Diyos. Nagutom ka. Hindi ho. Pero parang, pagka tinawag ka ng Panginoon, magpo-provide ang Lord. So pinahawak sa akin ng youth ministry. Alam niyo, mahirap hawakan ng youth ministry. Hindi dahil sa siyempre, may mga problema din yung mga bata. Bukod pa doon. Wala silang mga pera. Yung mga bata. At sila po ay laging gutom. At hindi lang yun. Malalakas silang kumain. Kaya sobrang challenging ho. Umawak lang youth ministry. Yun ang una kong by faith. Kasi bibigyan ako ng maliit lang ho na LO ng church, no, sa Baguio dati. Tapos, siyempre pakakainin ko yung mga bata. There was one time ho, sa Baguio, kasi yung tinitirahan ko ho dati, nasa sulok ho siya. At yung sulok na yun, napabaligiran ho siya ng mga bahay na maraming aso. Sino ang takot sa aso dito? Hindi ho sila mga, ano, yung mga Shih Tzu, mga Pomeranian na, hindi ho ganon. Malalaking aso na nanghahabol. Yung mga aso na inalagaan talaga ng mga taga-Baguio para mga gat. Yun ang mga aso doon. Tsaka konting kilos mo lang, tapos pag gumanon yung isa, sasagot naman yung kapitbahay na aso, hanggang sa orkestra na sila ng mga aso na talagang naglalakad ka, takot na takot ka. Kasi ho talagang may isa pa doon ang hahabol. May tumatiming ako kada labas ko. Ate, lalabas po ako. Sige, tumawakan yung aso. So talagang hilay-hilay kasi nang hahabol yung asong yun. Hindi ko alam bakit ganun ang mga aso doon. Yan ang misteryo ng buhay. Pero doon ho ko pinatira ng Diyos. Hindi ko malaman ang dahilan hanggang sa araw na yun. So, punta ho ako sa ministry, mga bata. Once again, pinakain ko sila. Tapos hindi ko sinasabi na wala na akong pamasahe. Kasi nagtataksi na lang ako sa takot kong lumakad sa strip na yun. Nagtataksi ho talaga ako para
kuya, ipasok mo sa bahay yung taxi. Parang kulang na lang ganun kasi talagang hahabulin ka ng mga aso. But, so that day, yung tipong, yung pera mo talagang wala na. No? Pero yung pagmumukha mo, dapat poised ka, parang ganyan lang. Kaya kaganyan ka. Sabi pa sa akin, eh ate, Ime, anong gusto mong order? Busog ako eh, tubig lang. Yung mga tipong ganun, tubig lang ako. Sige, kain kayo. O, diba? Tapos yung tiyang ko kumukulo. Tapos iniisip ko na, oh my God, wala na akong pang taxi. Good luck naman sa akin mamaya sa mga aso. So, gabi na. Ginabi kami. Kasi ang mga bata, bukod sa malakas kumain, madami pa silang kwento. So, sakay ako ng jeep. Pagbaba ko doon, wala nang mga tao. Ako na lang. Alam niyo naman ang Baguio, bulubundukin. Tapos, madilim. Sabi ko doon sa tindera ng tindahan, baka po may gusto kayong kunin doon sa taas. Sabay tayo. Hindi po, magsasara na ako, sabi ng tindera. Talagang, mag-isa lang ako. So, lakad ho akong ganyan. Eh, naka-boots ho ako kasi malamig. Tapos, dahil mumurahin lang yung boots ko, yung pag, kahit carpet, may tunog. Yung gano'n, tok. So, alam niyo ho, eh, takot na takot ako. Nagpre-pray ako, Panginoon, tulungan mo po talaga ako. Kasi meron pa naman akong phobia kasi hinabol din ako ng aso, muntik akong nakagat. Yung sa Bisaya pa, irong buang. Alam niyo yung irong buang? Yung nasiraan ng bayan pa, may laway. Ah! Yung gagawin. Zombie na aso. Naabolo ako. My God! Ang bilis ko palang tumakbo. Pag-akyat ko ng stairs, saka naman, wow, parang movie lang ba? Ganon. Pagkatapos, so may ganun akong phobia. Pero itong mga ito, hindi ito sa isip ko lang. Talagang nangangagat sila. So, lalakad ho akong ganun. Tok. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako. Alam niyo, hindi ko narinig na parang, makinig ka, Ime. Hindi ganong boses. Ime! Hindi ganong boses. No? Hindi. Walang ganon. Basta bigla na lang, hindi ko maintindihan. Basta alam ko, sabi ng Panginoon sa akin. Basta alam ko, siya yun. No? Marami naman ako naiisip na mga boses, mga salita. Pero hindi ko iniisip na Diyos yun. Ito, alam ko Diyos yun. Alam mo ba, sabi ng boses sa akin, you will not hear a single bark. Tapos pinaalala sa akin si Daniel sa loob ng lion's den. Sabi ko, ay, ano lang, guni-guni ko lang to. Paglakad kong ganun, to, nakakita ko ako ng aso, yung askal. Diyos ko, pag na-trigger ito, sasagot yung pitbull, tapos sasagot na yung mga kung ano-ano doong mga aso. So, alam niyo yung aso na maingay, na askal? Ewan ko kung pagod siya sa araw na yun. Alam niyo yun? Siguro, dahil gabi na. Alam niyo, habang naglalakad ako, tok, nakaganon siya. Weird ho talaga, hindi ko siya makalimutan talaga. As in, nakagawang ganun siya. Tapos, parang ako pa yung magsasabi, hindi ka ba kakahol? Parang, di ba kumakahol ka? Ay, hindi siya kumakahol. Tapos, yung laging pitbull na nang dadamba ng gate, wala. Kasi oras na kumahol to si Aska, lahat na maingay na, at yung nanghahabol lalabas. So, eto na. Paglakad ako, hindi, walang kahol, wala ka talagang maririnig, kuliglig lang ang maririnig mo. Pagdating ko doon, malapit na ako sa gate, Diyos ko, dahil lumabas yung aso na nanghahabol at nangangagat, lumabas siya. As in, ando na siya. Nakaganon, totoo yan, hindi ko makalimutan. Tapos umatak ho, ang bilis ho ng takbo. Gumagano na siya. Hindi siya kumakahol. Gumagano. Alam niyo ho, hindi ko makalimutan ngayon, ganun. Yun yung itsura na yan. Yan. Ganyan! Grabe ho! Ewan ko.
ko, mga ilang feet lang, pag ako na frozen na ako eh. Pagdating niya dyan, huminto. Sabi niya, Ewan ko baka natakot sa mukha ako. Grabe ho yung ano ng tuhod ko, yung nanglalamig ho ako, nanghihina ho yung tuhod ko, nagwawabol ho. Talagang na-shock ho ako. Tapos pumasok ho ako sa bahay, tapos sinara ko, napalin ho ako doon sa door. Tapos, anong nangyari, Lord? Tapos alam mo, napatawa ako, napaiyak ako, napapray ako, na Panginoon, salamat for giving me safe. I cannot forget that because it's just one of those instances. It doesn't happen to me every day na may milagro. Like, for example, mamaya, pag nagutom ako, may pagkaing lalabas dyan. Hindi ganoon. Pero may moments ng milagro ng Diyos, kumikilos siya, gumagalaw siya. Alam niyo ho yun? Kaya doon ko napatunayan na Panginoon, talagang, and there are so many moments po. So many. But there were also many times that I've been calling God and there's no answer. I've been asking God, there's no answer. So you just walk. Pero may ganoon, na buhay ang Panginoon, na ang Diyos nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya alam niyo ho, we get the only way to have joy and peace in our hearts is to walk by faith. We walk by faith. Be courageous. Kaya itong XL Vision, sabayan ho natin sa individual na buhay. Huwag ho natin sabihin, oh, XLV, para sa bread of life. Yay! Hindi ho ganun. Sali tayo, kaya yun ang awit natin. Kanina, sasama ako, Lord. Ano ang XLV ko sa buhay ko? Lumalakad ba ako, Lord? Courageous ba akong lumalakad sa presensya mo? Oh, am I saying yes to your direction, Lord? Am I courageous, Lord, like Abraham? Kahit di ko alam, sumusunod ako sa iyo. Yan ang hinihintay sa iyo ng Diyos. Kasi hindi pwedeng 50-50. Lord, sasama ako pagka yung sasama ako, Lord, sa paglalakbay pagka walang ulan. No, 50. No, yung 50 pagka feeling ko natatakot ako. Hindi pwede. All in. No? Kaya ang church na to, all in ho tayo. Yung sinishare ho ni Coach Pipo na meron ho tayong Prayer Mountain 2.0. Kasi yan po, meron tayong pasanin sa ating bansa na marami hong nadidepress, na may many minds. Kailangan ho natin ng space na kung saan ang ating mga kababayan, ang ating mga members ho dito sa church, at kahit ho sino ho, na merong puntahan kapag ka kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng lugar kung saan nakakapag-pray ka, kakapahinga ang isip mo. No? Kasi gusto nating pagsilbihan ang ating bansa. Gusto nating maiangat. No? Kaya ho tayo hindi nagsara. Kahit gumagapang ho tayo, hindi ho tayo nagsara bilang iglesia. Bakit? Kasi nilalaban ho natin ang mga buhay ng mga Pilipino. Kasi ho, natatakot na eh. We're in the midst of fear of the pandemic. So where do we hear? We hear messages of courage and hope if we close. Bakit? Dahil wala tayong pera. No? Kaya ho, wala naman laging pera. Tingnan mo ang katabi mo, mukhang walang pera. Mukha bang walang pera yan? Hindi. Mukhang ang donya yan eh. Pag tinignan mo, mukhang may-ari ng mga kung ano-ano dyan. No? Pero may problema din yan financially. Alam nyo, yun, minsan, no, susugod ho tayo kasi kailangan ng mga tao. And time and time again, we see God providing because we're thinking of serving people. We're thinking of our people. Kaya ho, lakad tayo, hindi tayo yung, ay Lord, sige, gagawin lang namin yan. Pero pengi muna ng pera. Lord, pengi muna ng ganyan. Ayusin mo muna. Hindi. Walang excitement dun. Di natin makikilala ang Diyos. We walk even if wala pa tayong nakikita. Kasi ang hinahasa ng Diyos sa atin, hindi itong mga mata natin na
panlabas kundi our eyes of faith. Our eyes of faith. Kaya sa buhay ho natin, anong XLV ho natin? Kaya ibuno ho natin to sa mga pananalangin ho. Meron ho tayong 40-day night watches. Kung ako po sa inyo, punta ho kayo. Punta ho tayo. Ibuno ho natin, hindi ho tayo bubuno dahil para pilitin ng Diyos. Hindi. He's more than willing to bless us. Kaya tayo mananalangin para maramdaman natin nasaan ang Panginoon. Yung dance ng Panginoon. Yung flow ng Panginoon. Para maka-flow tayo. Para hindi tayo natatakot. Kasi nararamdaman natin siya. Nare-refresh na naman tayo na nandyan siya. Kaya tayo nagbe-many minds. Kaya tayo natatakot. Pag hindi na natin nakikita o nasisense ang Diyos. That's why, dispel our fears by praying. No, sabi ho nila, no, meron silang ano ho, stamp na parang Starbucks na pag nakakumpleto ka ng 40 days, may house and lot ka daw. Hindi ho joke, may premyo. Hindi ko alam. Baka trip to Cubao. Trip to. Basta may pa-premyo ho sila. No, exciting. Pero wag mo tayong pumunta dahil po sa pa-premyo. Pumunta ho tayo dahil binubuno natin ang ating iglesia sa XLV. This is very exciting. No? Tapos binubuno din natin ang ating mga sarili. Lord, saan ba ako kaparte dito? Kaya ho, just a bit of an update. Last time I was here, I was casting the vision for P77. No? Almost late na ho tayo kasi pasukan na ho. Tapos ho, kaya ho, sabi ko, meron kayang mag-a-apply? Meron ho tayong nakuhang dalawang scholars. And nag-respond ho ang mga churches, nag-respond ho kayo, nakakatuwa ho ang responses ng mga tao. Halatang halata ho na ang pasanin ho natin, wala pa nga ho yung ibang churches kasi hindi pa ho tayo nakakaikot sa lahat. Yung pasanin ho natin para sa edukasyon, sa future ng ating bansa. No, meron hong iba nagbigay na hindi mo kilala, pero yung iba nag-commit ho every month magbibigay. Sa ngayon ho, nakakalap ho tayo ng 500,000. Imagine nyo ho yun. Ilang buwan lang po yun. Lakasan nyo ho yung palakpak. Para ho nahihiyang pumalakpak. Okay lang po pumalakpak. Kasi masaya ho tayo. So, sabi ko, no, kasi madadagdagan pa yan. At ngayong pasukan, sa susunod na pasukan, mas may time ho tayong mag-advertise ng application for new students, new scholars. And hindi ko lang ho makwento po muna ngayon ang mga background noong mga batang yun. Dahil naging milagro po tayo sa kanila. Grabe ho, these are exciting times. This is how a church should be. A church should bleed. A church should feel the need. A church should do something because that's what Jesus would do. Hindi ho ba? Tapos, kaya nga, nung kausap ko yung mga movers, no? Ang dami ho, nasistress daw sila minsan dahil dami ho nilang trabaho, daming ginagawa. Pero pagdating ho doon, nawawala ho ang lahat ng stress. Sabi ko, ganyan ang Christian eh. Ganyan tayo eh. The more we give ourselves away, the more we live our life to the fullest. Kakaiba ang misteryo. Kaya nga, kung hindi ko pinakain ho sa Jollibee yung mga batang yun, at iniisip ko na ang pamasahe ko, di ba ho? Iniisip ko yung pantaksi ko, at hindi ko sila pinakain, aba, hindi ko naranasan yung paano ko iligtas ng Diyos sa mga nanghahabol na aso. Diba po? Kaya amazing ang Diyos. Tandaan mo, mahal ka ng Panginoon. Ba't ka naman niya ipapahamak? Diba po? Kaya say yes to God. No, Lord, sasama ako dyan. Kaya we cannot walk with God without faith. We cannot have joy without faith. Kaya, ang gamot ho sa many minds, sa stress, sa worry, is faith. Chill ka lang. God has your back. God has your future.
You are in His hands. Kasi sabi ni David Brooks sa Second Mountain, I no longer believe that character formation is mostly an individual task or is achieved on a person-by-person basis. I no longer believe that character building is like going to the gym. You do your exercises and you build up your honesty, courage, integrity, and grit. I now think good character is a byproduct of giving yourself away. We cannot grow without faith. And faith entails giving our lives for others. This is what our Lord did when He was here. And that is what He wants us to do. Kaya sabi ho ni Nelson Mandela, kung nalilito ka, ano ba? Lord, fear ba? Faith ba? Nelson Mandela said, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Takot ka, pero yes, Lord, G! Yes, Lord, gawin natin yan! Pero Lord, saan kami kukuha ng resources? Magpo-provide ka, Lord. Yes, Lord. Sacrifice Isaac. Yes, Lord. Sa isip mo, magpo-provide ang Lord niyan. I'm sure. Magpo-provide siya. And, yun nga, Jehovah Jireh. Mount Moriah. Yun ang ugat natin sa bread. Sabi ko nga, kaya siguro, walang tig. Joy and peace, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. How do we characterize fear and faith? How do they differ? Fear is always unsure. It is always anxious, while faith is restful in the midst of storm. Forgive me, I forgot where I read this, no? But this is not mine, no? I just took it from a book and I forgot to give credit to the author. But this is how he characterizes fear and faith. Fear strongly desires control. Faith knows when to let go. Fear always rushes, but faith is willing to wait. Fear is insecurities. Faith is submission to God's design. Fear is agitation. Faith is surrender. Lord, I'm in your hands. Fear means cowardice, but faith is courage even when one is afraid. Fear immobilizes, but faith keeps on walking on, moving on in uncertainties. Fear is what a sinner that awaits punishment feels, but faith is the quiet and peaceful heart of a child fully secure in his father's care. Faith is being sure of what we hope for, sabi yun ng Hebrews 11:1, and certain of what we do not see. Immeasurable. Ang plano ng Panginoon, hindi ho natin alam kung saan ho tayo dadalhin. Basta sunod lang tayo. Anong nasa harap natin ngayon? Bubunuin natin ang XL Vision Anniversary. Kaya ho, meron ho tayong conversion sale where you can we can bring our stuff na may special meaning sa atin. Yung ating mga Isaac. Something valuable for us. And then we offer it to God. No, para ho may conversion sale ho tayo. Para yung proceeds ho, magamit ho natin sa ating anniversary.
And then ho, ano po, kaya ho tayo merong binubuno. What is before us? Ito hong ating prayer mountain. No? Sige lang, one step at a time. Ano susunod dyan? God knows. But we keep on. No? We keep on journeying. To live joyfully is to live by faith. Sabi ho ni Jean-Pierre de Cusad, to live by faith is to live joyfully, to live with assurance, untroubled by doubts, and with complete confidence in all we have to do and suffer at each moment by the will of God. We must realize that it is in order to stimulate and sustain this faith that God allows the soul to be buffeted and swept away by the raging torrent of so much distress, so many troubles, so much embarrassment and weakness, and so many setbacks. For it is essential to have faith to find God behind all this. No? Tapos sabi ho ni Leonard Sweet, sa libro po niyang I Am a Follower, Jesus called his disciples to follow me, but he did not tell them where they were going. Laging ganun. No? Kaya, huwag kang umasa na maintindihan mo lahat sa simula. Hindi. No? Exciting adventure. That is where God is calling us. We all need a GPS or God positioning system because it is not about where we are going as much as it is about where God already is. In the story of King Jehoshaphat, the enemy armies are almost upon him when he cries out to God on behalf of his assembled people, "We do not know what to do, but our eyes are on you." Can we say that? We do not know what to do, but our eyes are on you. Can we say that together? 1, 2, 3. We do not know what to do, but our eyes are on you. I'm sure marami kayong ganun sa personal lives po natin. Lord, I saw you move. You move the mountains. You made a way. I'm sure you will do it again. Grabe ho, anong ganda ho ng track record ng Diyos sa ating iglesia eh. Marami pang pagdadalhan ng Diyos sa atin. Kaya sabi ho niya, we don't need to know what to do or where we are going as long as our eyes are on Jesus. The way can and will be foggy at times. That's why trust is such an essential tool for the pilgrim who journeys on. But our trust is to be in God, not in ourselves or in each other, because even the best-meaning human being is fallible, capable of failure or betrayal. The Apostle John tells us that Jesus didn't trust himself to man because he knew what was in man. But Jesus trusted his Father. At ito po ang sabi niya patungkol sa iglesia. Church culture has fashioned an addiction to safety and security. No? Pupunta ba ako sa langit? Pag nag-tights ako, I heard people say that. Mag-tights ka. Kasi at least 10% lang ibibigay mo. Pag hindi mo binigay ang 10% mo, yung 90% ako kukunin ni Lord. Huh, ikaw naman, natakot ka. Sige na nga. Huh? Alam mo yun, yung anong katuruan yan? Huh? Yung 10% na yung tithes mo, even more than 10%, it's a love offering to God, recognizing Him as the source of everything you have. That without Him, there will be no food on your table. There will be no work. There will be no job. Roof over your head. Para hindi ka makalimot. Yun o yun. At suporta ho sa bayan ng Diyos. Patuloy yung ginagawa ho ang trabaho ho para sa mga tao, sa pangangailangan pang espiritual. Eh ho, sabi ho niya, if we cannot plot a future path with visible surety, then we cannot imagine God would call us or lead us down it. But the way of the cross is one of trust. And it is trust that leads us to obedience in following the Master wherever He leads. The path may be uncertain, but for the trust-casting pilgrim, the one we follow will never steer us wrong. Kaya sabi, dati yung bago ako maglakbay ho as a missionary, marami akong alalahanin sa buhay. And I sought the face of the Lord. And Christmas time ho yun, kinatagpo ho ako. Sabi ng Panginoon sa akin, if you take care of the things that are dear to God's heart, He will take care of the things that are dear to your heart.
Yan ho yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ho, alam niyo, yung pag inuuna ho natin ang mga bagay ng Diyos, then He takes care of the rest in ways we cannot imagine. Yun ho ang ugat ng ating iglesia. Kaya ho, alam niyo ho, one of the best things ho na nangyari ho sa aming mga pastor during this pandemic season ho, grabe ho, yung nag-regroup ho kami. Ako ho, tuwang-tuwa ho ako doon sa How Coach People has kept us together. Alam mo yon, yung importante ho yung may leader kang ganoon eh. Na ang dami mong pwedeng maging source ng pag-many minds, takot, etc. But He kept us together. Ang lagi niyang sabi, ito magtrabaho tayo kasi kawawa yung mga tao, may pangangailangan yung mga tao. Let us leave the issues behind. Let us stop putting off fires that will not be put off anyway. No? Diretso tayo. Ito ang trabaho. Yun lang. Huwag ka na mag-isip ng marami. And then keep your joy growing. Yung inalagaan ho ni Coach P po yung amin hong ano po, yung joy sa aming puso. Because the joy of the Lord will fuel us, no? To be able to minister to people. So yun po ang yung pong nangyari ho during pandemic, kasi ho pag tinitingnan mo yung mga pangangailangan, yung mga stressors, talaga naman, but we have to walk by faith that God is here. God is here. Tumingin ka sa mukha ng Panginoon, kasi pag titingin ka sa alon, you will sink and you will forget. Uy, lumalakad pala ako sa tubig, Lord. Nakalimutan ni Pedro. Uy, nakalimutan ko. Ang naalala, naging major sa kanya, yung mga alon. Doon siya nag-sink. I'm sure maraming kwento about the disciples, mga karanasan nila sa Panginoon. Pero na-include sa Bible yung kwento ni Pedro ng paglalakad ng tubig. Kasi para sa atin yun eh. We cannot please God. We cannot see God. We cannot experience God. We cannot grow as a person if we do not walk by faith. Kaya ho, sabi ho, no? Kaya ho yun yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya ho, gusto ko hong makita ho ninyo itong video na ito. Kasi ho, itong mamang ito, bulag po siya. Pero nagpipinta ho siya. Paano niya nakikita yun? He's legally blind. But, he can paint. Habang pinapanood ho natin ito, sana itanong ho natin sa ating mga sarili, pwede ho natin itanong na, ano ang nakikita ng aking eyes of faith sa iglesia, sa sarili ko? Kasi kung wala pa po, maybe the 40 days of night watches is for you. There, bunong mo tayo ng panalangin. Pakikinig, Panginoon, anong gusto niyo po sa akin? Hindi ho yung Panginoon, pahingin ito kasi kailangan ko to, ito Panginoon, i-bless mo ko para pogi ako. No, hindi. Panginoon, pupunta ako ng 40-day night watches para langit points. Hindi ko ganoon. Hindi, Panginoon, nasaan ka ba? Gusto kong mag-flow kung saan ka man. Gusto ko doon ako. No? So panoorin ho natin ito si Jim Hansel. Ang kanya pong mga paintings ay, ano po, sobrang dami mong nagko-collect ng kanyang paintings dahil sa kanyang kwento. Panoorin mo natin. Magic. Bumabad ho sa presensya ng Diyos. Manahimik ho sa presensya ng Diyos upang mabuksan ho ang ating eyes of faith.
Kaya ho tayo nagsisimula lagi sa bread ng 40 days of prayer. 40, dati ho 40 days of dawn watches. Pero ngayon ho, dahil mga mahihinang nila lang daw ho tayo, hindi ho. No, kagaya ng katabi mo, tingnan mo, aantok-antok. May joke po. Gising na gising kayo, in fact. No, yung dahil ho sa mga traffic, trabaho ho ngayon, kaya nag-adjust ho tayo, night watches ho tayo. Kaya ho natin sinisimulan ang ating mga sojourn ho, anniversary celebrations ng 40 days of prayer as a community, as a village. Dahil kailangan ho nating mag-flow ho sa Espiritu ho ng Diyos. No? Nakasama ho ang Panginoon. No? Okay lang po kayo? Okay lang. Ayun po. Everybody's safe. Kaway po kayo kasi safe po kayo. Okay lang. Okay. Ayun po. So, basahin ko po ang Hebrews 11, but I will jump from verse to verse. Kasi may tanong ko ako sa inyo after this. Sabi ko ng Hebrews 11, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we now see did not come from anything that can be seen. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. And jump, it was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. Jump, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. Let's jump, it was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to another land. It was by faith that even Sarah was able to have a child. All these people died still believing what God had promised them. They did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. Tapos sa verse 17, it was by faith that Abraham offered Isaac. Tapos ho, it was by faith in verse 20 that Isaac promised blessings for the future to his sons Jacob and Esau. It was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's sons. It was by faith that Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. Tapos, it was by faith that Moses' parents hid him 3 months when he was born. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea, as though they were on dry ground. It was by faith that the people of Israel marched around Jericho for 7 days. It was by faith that Rahab, the prostitute, was not destroyed with the people in her city who refused to obey God. Sabi niya, how much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. No? All these people, ho, sabi niya, earned a good reputation because of their faith, yet none of them receive all that God has promised, for God had something better in mind for us so that they would not reach perfection without us. So, it was, not narinig nyo, I intentionally read it that way. It was by faith that blah, blah, blah. It was by faith that Enoch, that Moses, it was by faith that Rahab, it was by faith that Abraham. Alam nyo ho, dati, ang tingin ko sa Bible ay isang ano po, punyal na isasampal mo sa taong hindi sumusunod sa Diyos. Diba? Pag meron hong tao na gaganyan-ganyan, diba? Parang revolver lang. Bible verse agad. No? Yan ang tingin ko sa Bible dati. Pero ngayon ang tingin ko sa Biblia, God breathed the stories of His people in the pages of the Bible. And it continues to be written today in our lives. Kaya ang challenge po natin today is, ano yung susunod sa Hebrews 11? Kung susundin, ipagpapatuloy ho natin yung Hebrews 11. It was by faith that ganyan-ganyan. It was by faith that Ime did this, ganyan-ganyan. It was by faith that, si Bianca, it was by faith that Bianca, blah, 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 blah. It was by faith that Anne, blah, blah, blah. Ilagay mong pangalan mo dun.
it was by faith that Maria, it was by faith that Pedro, it was by faith that, di ba? Ano naman ho yung by faith natin na journey? Tuloy ho yung listahan hanggang ngayon. Kaya ho, alam nyo ho, wag ho tayong matakot. Sabi ho ni Philip Yancey sa librong Disappointment with God, God wanted faith, the Bible says, and that is the lesson Abraham finally learned. On a journey ho tayo sa faith, lahat ho tayo. So he learned to believe when there was no reason left to believe. And although he did not live to see the Hebrews fill the land, the stars fill the sky, Abraham did live to see Sarah bear one child, just one, a boy, who forever preserved the memory of, highlight that one, absurd faith. Grabe, no? If your faith is not absurd, it is not faith. Dapat absurd yan. Yung pa, ha? Baliw ka ba? Yan. Absurd faith for his name, Isaac, meant laughter. And the pattern continued. Isaac married a barren woman, as did his son Jacob. The esteemed matriarchs of the covenant, Sarah, Rebecca, Rachel, all spent their best childbearing years slender and in despair. Hindi na bubuntis. They too experienced the blaze of revelation. Grabe no, pinramisan sila ng Diyos ng maraming anak, pero ang tagal ho nilang naghintay, tagal ho nilang hindi nabubuntis. Grabe ho, ano? Siguro ho, may mga panahon na gusto na nilang sumuko. Sabi niya, they too experienced the blaze of revelation, followed by dark and lonely times of waiting and nothing but faith would fail. A gambler would say, God stacked the odds against himself. A cynic would say God taunted the creatures he was supposed to love. The Bible simply uses the cryptic phrase, by faith, to describe what they went through. Somehow that faith was what God valued, and it soon became clear that faith was the best way for humans to express a love for God. Kaya ang tanong ngayon, what do you envision with your faith eyes? How can you and I participate in this in this vision that God has given our church, extra large vision? Because I'm sure as we wait upon God, makakarinig ho tayo sa Kanya ng direksyon. Huwag lang ho tayong matakot sumunod. Huwag lang ho tayong matakot magsimula, mag-obey kahit hirap ka. You know, I would like to end with this story. This is a very personal story because a few years ago, alam niyo ho, thanks to Facebook, nakikita mo yung mga tao na ng buhay mo sa nakalipas. Sa nakalipas na buhay mo, no, pinagbaliktad eh. Kulang sa kape. Yung mga tao na you lost touch with and ang Facebook nagbigay siya ng paraan na mahanap mo yung karamihan sa kanila unless wala silang Facebook. Isang araw na isip ko lang ho talaga yung pastor ko, yung una kong pastor. Ang pangalan po niya ay Noel din, no, Pastor Noel. Hindi si Pastor Noel Tan, si Coach Noel Mendoza. No? Nagpapastor ang mga Noel, ano? Kaya kung Noel ang pangalan mo ngayon, malamang tinawag ka ng Diyos. Hindi joke lang ho. Nagkataon lang. So Pastor Noel din ho ang pangalan niya. I was 15 years old. My teacher in high school told us that, oh, we have a church in this ganyan address. If you want to, know more about the Bible. Ako po, interested ako sa Bible kasi yung kuya ko, naging Christian ho siya. At may mga Bible studies kaming sinasalihan dito sa Manila. So, pag umuwi na ho ako dun sa Zamboanga City, wala na, kasi nandito siya eh. So, interested ako. So, pumunta ako ng Linggo. At si Pastor Noel ho yung pastor doon. And ang church ho na yun ay, bukod sa kakaunti lang yung tao, sobrang gulo. Magulo ho siya. Pero ako, high na high ako. Yung alam kong dinala ako ng Diyos doon, para akong walang nakikita. Naalala ko noon, dahil nag-join ho ako,
Sabi ni Pastor Noel, sabi niya, oh, bago ka dito, so gusto mo ba mamayang hapon, tuturuan kitang magbasa ng Bible? Sabi ko, sige po, Pastor. So punta ka dito sa bahay nila, brother and sister, ganyan. So nandoon ako. Alam niyo, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung picture na yon. Na naglalakad ako sa daan, nakita ko po si Pastor Noel na naka-cross yung leg niya, nakaupo, nakabarong Tagalog, baganyan ho yung suot ng mga pastor dati. Tapos nakasuot ng beige na pants at hawak niya yung makapal na Bible. Nihintay niya ako. Yun po yung una ho naming aral ho ng Bible. Tapos po, ang hindi ko makakalimutan din ginawa niya for me, ay dahil ho ako ay isang baguhan, no? May banda-banda ho ako sa school dahil kanta ho ako ng kanta. So pupunta ko doon, uso ho yung ano ho, di ba, yung pantalon dati na, kasi yung slim fit na yan, mawawala, babalik, mawawala, babalik. Basta slim fit ho na jeans. So, pinasali niya ho ako sa pagkanta. Wala ho siyang tinatanong, mabait ka bang bata? Ano bang kasalanan mo? Yung ganyan ka ba? Hindi, wala. No questions asked. He just let me sing. And I appreciate it so much that he did not judge me. So, I sang. Yung first day ko, nakapantalon ho ako ng jeans. Hindi naman ho mahalay, pero nakapantalon ako. At yung assistant niyang pastor, dahil yun ang nandun that day, pinababaho ako, sabi niya, hindi ka nakasuot ng kasuotan ng babae. Dapat nakapalda ka. No? At ako doon nakapantalon. Hindi ko ho sila sinisisi dahil yan ang alam nila ho dati. Basta ganoon lang ang nangyari. Tapos ho, dumating ho si Pastor Noel, sabi niya, okay lang yun, hindi mahalaga yan. Grabe ano, magulo ho yung church na yun, pero dahil may naramdaman ho akong acceptance and love, I stayed on. Yun ang naalala ko hanggang sa nakatapos ako ng college, kung saan-saan na. May youth group kami noon. Tapos si Pastor Noel, nung umalis ako ng Zamboanga City, hindi ko na alam kung siya yung pastor. Ang alam ko lang pala, umalis na siya sa church na yun, iba na yung nagpastor. Hindi ko alam kung nagpastor pa siya o hindi. Kasi ang gulo, hindi siya masustain ng church niya financially, no? Nagugutom ang pamilya niya. So, alam mo yun, padre de familia eh. So, but I saw his passion and love for God. So, doon nagtapos. Hindi ko na alam anong nangyari. Ako po ay ang dami ng pinagdaanan. Kung ano-ano ng mga career path ko na ni-launch. Naks, no? Basta kung ano-ano ng pinagdaanan ko. Nakalimutan ko lahat. Except, nung 5 years ago, mga 5 years ago or 4 years ago, nasa Sydney ako nakaupo. Kumusta na kaya si Pastor Noel? Sabi ko, hanapin ko kaya sa Facebook. Hinanap ko yung asawa niya. Si Ate Grace, ang pangalan niya. So nakita ko, oy ate, kumusta ka na? Oy, ganyan-ganyan. Kinig na kinig sila, oh, talagang nagmamarites. So, ano nangyari? Talagang ganun kayo. Oh. Kanina binabasa ko yung kay Abraham para kayong... Hindi, joke lang. Joke lang. Para lang matawa kayo. Tapos ito, oh, ate, kumusta ka na? Ganyan, eto, nandito pa rin si pastor. Ano po, may church ba siya? Nagpapastor pa rin siya? Ay, may bumalik siya sa pag-i-engineer. Kasi hirap talaga. Hindi talaga mabuhay yung family pag nagpastor siya. So, ang ginawa niya, nag-i-engineer siya, pero weekends, meron kaming church na ina-attendan na tumutulong siya doon. Nagpipreach pa rin siya, nagba-Bible study. So, talagang pinipilit niyang bumalik sa ministry. Pinipilit niyang tumulong sa kapwa, no? Kasi very encouraging ho siyang tao kahit sa dami ng pinagdadaanan niya. Tapos ho, sabi niya, kaya lang huminto siya this past 1 year. Kasi may cancer siya. Cancer of the stomach, sabi niya. Ang laki ng bukol ng tiyan niya at tinaningan na siya ng Diyos tuloy, ng doktor. ng doktor, tinaningan na siya. Sabi ko, oh my God. So tapos,
tinawagan ko siya kasi sabi, gusto mo ba siyang makausap? Sige po, sige po, sige. Alam niyo, nagkwentuhan kami. Sabi niya, alam mo, na-discourage talaga ako nung nawala yung church natin noon. Sabi ko, sabi niya, hindi ko alam kung saan nagpunta na yung mga tao. Anong ginagawa? Ikaw lang ang naringgan ko ng ano, kung anong nangyari kung ngayon, kung nasaan ka na. Ano bang ginagawa mo ngayon? Sabi ko, nagpastor po ako. Pastor Noel. Sabi niya, ha? Talaga? Parang imposible, no? Siguro, nung bata ako, parang may sungay talaga. Ano? May sungay, may pangil. So, magpapastor ka? Talaga? Talaga, miraculous ang Diyos, no? So, sabi ko, nagpastor po ako. Nasa Bread of Life po ako. Tapos, ang akin pong ministeryo ay missionary po ako sa Australia, sa mga migrants. Tapos, ito din po yung ginagawa namin sa mga kababayan po nating OFW sa Singapore. Ganito po, ganyan-ganyan. So, sinabi ko sa kanya yung mga ginagawa ko. Alam niyo, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Na, kasi phone lang po, wala pa akong video kasi very, ano ho, yung signal nila. Iyak siya ng iyak. Tapos sabi niya, in between sobs, sabi niya, akala ko walang bunga. Gumanon siya. Akala ko walang nangyari. Grabe, sabi ko, I'm sure po, Pastor Noel, marami pa po kami. Hindi lang po natin alam kung saan nagpunta yung ibang youth. Pero I'm sure meron pa po yan. Iyak siya ng iyak. Tapos pinag-pray ko po siya. Sabi niya, grabe no, noon ako ang nagpe-pray for you. Ngayon, ikaw na ang nagpe-pray para sa akin. What a great privilege. Sabi niya, siyak siya ng iyak. Tapos so, after ho naming, yung nag-hang up na po kami, a few days after, sabi ng asawa niya sa akin, talagang nag-blow daw, pinanghawakan daw po niya yung aming pag-uusap. Tapos ho, napayapa siya. Then after siguro mga 2 to 3 months, pumanaw na po siya. Grabe po ano, sabi ko nga, talagang Diyos yun. Na isang araw, sinabi lang sa akin na, hanapin mo kaya si Pastor Noel. Kaya sabi ko, akala natin minsan walang bunga yung ginagawa nating kabutihan. Yung mga action of faith, yung mga decisions na by faith sa atin, na hirap tayo pero sige lang, para sa Diyos ito. Minsan akala mo walang bunga. Pero meron pala. Kaya yung encounter naming yun, isa din po yun sa nagpatibay sa akin na I have to keep on para hindi masayang yung ginawa ni Pastor Noel sa buhay ko noon. Kaya alam niyo ho, let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. So mahirap man, pero wala tayong nakikita, pero by faith, ano yung nakikita ng eyes of faith natin? Alam ko meron yan. Alam mo, nagagalaw ang Diyos. Gagalaw ang Diyos sa buhay mo, gagalaw ang Diyos sa iglesia. Kumikilos na nga po siya. Kaya warapin mo natin ang XLV, itong Sojourn 22, na iwanan mo na yung mga bagay na kinakatakutan mo. Iwanan mo natin lahat yan. Minsan lang tayo mabuhay. Mabubuhay pa tayo sa takot. Diba po? Let go of those fears. We cannot live with fear. When we live with courage, when we live by faith, na may pananampalataya tayo sa Diyos na tumawag sa atin, makikita natin ang mga milagro ng Panginoon. Kaya ho, today ho, before we end, I requested the worship team to sing this song na dumating man ang mga hamon ng buhay, huwag kang matakot, siya ang patnubay. Yan ho ang awitin ho natin bilang battle cry ho natin ngayong Sojourn 22 na Lord, tama na, ayoko nang matakot Lord. Tama na, ayoko na nito, nakakapagod. Gusto ko nang mamuhay sa kapayapaan, sa joy, gusto kong mamuhay with hope,
punong-puno ng hope and peace ang puso ko dahil nananampalataya ako sa iyo. Okay po ba yun? Tayo po tayo at umawi. Yeah.
aming Ama, aming Panginoon. Siya nga, huwag tayong matakot sapagkat kailanmay hindi tayo mag-iisa. Kaya Panginoon, sa araw na ito ay pinipili po namin ang pananampalataya. We choose faith over fear. We choose to trust you. Lord, we do not want to go from here without you. We want to journey with you, to travel with you. And Father, we commit to you our Sojourn 22 celebration, Lord, this year. Lord, na itrickle down mo sa every individual ng iglesyang ito. Kung ano pong XL vision nyo sa bawat buhay, bawat pamilya, aming Panginoon, buksan nyo ang aming faith eyes. Panginoon, buksan nyo po ang aming mga faith eyes upang makita namin, magtiwala kami sa inyo, that you can do immeasurably. Above all that we could ever ask or think, we just need to lay down our lives. A grain of wheat that has fallen to the ground. To live anew. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa vision na binibigay niyo rin po kay Coach Pipo. Palakasin niyo po siya, aming Panginoon, at patuloy na bigyan ng kapayapaan, ng kagalakan, at lagi niyo pong ipadama sa kanyang kailanmay hindi siya mag-iisa. O Diyos, samahan niyo po siya sa paglilid po sa amin sa iglesyang ito. At nawa po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin dito. Lord, magkaroon po ng mission aming Panginoon. Para po sa aming bansa, sumunod kami sa daloy, Panginoon, ng iyong Espiritu. Para po sa bansang Pilipinas, sa bawat Pilipino, kahit sa labas po ng bansa. Aming Ama, ang aming mga kapatiran na nasa labas ng bansa, abutin niyo po sila, isali niyo po sila sa XLV, aming Panginoon. Aming Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo po ang aming kailangan. Sa inyo po kami susunod. Lord, we will not go from here without you. Wherever you are, sasama po kami sa inyo. Hindi po kami matatakot. Maraming salamat sa araw na ito. And as we give our tithes and offering, Lord, may we remember that you are the source of everything. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Salamat po, Lord. Salamat.